Hey guys, welcome back sa Happy Your Backyard. And habang makulimlim, naisipan ko guys na mag-vlog at i-share sa inyo na nagbabalik pala tayo sa pag-aalaga ng mga balloon mollies. Nung mga nakaraang videos kasi natin, kung mapapansin nyo, nag-focus ako sa pag-breed natin ng crayfish. Nagkaroon tayo ng flower horn, saltwater, at iba pang isda na talagang medyo naging dahilan na nabawasan yung time ko sa pag-aalaga natin ng live bearers. But since may nagtanong dito sa comment section, at ito yung tanong niya, ayan, meron daw ba akong PKBM? So, i-share ko sa inyo kung ano yung mga balloon mollies na meron dito sa ating Happy Hour Backyard. Kung gusto mo makita, just keep on watching. So, para sa tanong ni Idol, yes, meron po tayong PKBM. Dati meron akong trio PKBM, kaso hindi ito nag-success na makapagparami. Ngayon, meron tayong PKBM dito, pero hindi lahat quality. May ilan dyan na quality, may ilang long body na pet grade lang, may round tail, may lyre tail. Siguro mga nasa 15 to nun, pero may ilan ang bumigay. And kung mapapansin nyo, may nakahalo ditong color blue na molly. Crossbreed na kasi yan. Pero sinama ko yan since babae naman siya. Baka sakaling kapag na-mate siya ng mga male PKBM natin, baka maglabas siya ng latinum. So yan, yan yung mga PKBM natin. Halo-halo yung kulay niyan, tsaka yung itsura. Ipakita ko sa inyo ng side view. Hindi lang natin guys yung mga PKBM natin. Tapos, papakita ko sa inyo. Unahin ko na yung mga quality na PKBM natin. Mga short body talaga, lyre tail, tapos glittery eye by tawag dun. Yung may parang blue yung mata nila. So ayan yung una nating PKBM. Quality PKBM, short body, trio lang yung binili ko. Ayan, glittery eye. Yung parang blue na may glitters yung mata ng ating mga PKBM. Galing nga pala to kay Sir Choi Di Bello. Ayan, binili ko sa kanya. Sobrang quality niyan. Umasa ako na maparami natin this time kasi yung dati kong nabili na quality, hindi dati naparami. So, ito naman yung iba nating PKBM. Actually, itong dalawa na male natin dito, ayan, kung makikita nyo, mahaba yung katawan niya. Kung ako yung tatanungin, counted as skull na to or kung PKBM yung pinagbabasihan natin katulad nung uno natin ipinakita sa inyo na round tail talaga, short peduncle tapos platinum white talaga yung kulay hanggang sa dorsal. Eto kung mapapansin nyo, may yellow pattern na siya sa dorsal tapos faded na yung dorsal tsaka fins niya. Pwede sila sigurong i-consider as platinum king molly na parang medyo pet grade, ganun yung dating para sa akin. While ito namang dalawang maliit na round tail, PKBM pa rin sila. Medyo mahaba lang peduncle, tapos hindi siya lyre tail. Pero compare dun sa dalawa na male natin, talagang mas mahaba yung katawan nitong mga to. Parang hindi na sila balloon molly. Kasi ang PKBM ibig sabihin, platinum king balloon molly. So yun pa lang, hindi na sila papasa sa pangalang PKBM dahil mahaba yung katawan nila. Pero for me kasi, kaya ako sila sinama sa quality. Dahil medyo nahihirapan talaga ako sa pagbibreed ng PKBM. So masipag tong dalawa na to na makipag-mate. Baka sakaling mabuntis nila yung mga balloon molly natin and then mag-result naman sila ng mga short body. Ako na lang bahalang mag-select ng ikakal natin at mga ikikip natin as breeders. Dito nga pala sila nakalagay guys, kasama ng ating mga craylings. Mga less than 1 month old craylings. Ayan, magkakasama na sila dyan. Tapos yung dalawa na yon, may lahing PKBM din yan. Yung blue nga, tsaka yung isang medyo blue na yan. So female naman yan, kaya hindi sila makakabuntis. Hindi sila makakasundot, sila pa yung mabibreed ng mga PKBM natin. Next naman, ipapasipit ko sa inyo yung mga balloon mollies na nandito sa ating trapal pond ng mga craylings na nasa 2 months old naman. Ayan. Kung makikita nyo, ayan, madami rin tayong balloon mollies dyan. Andito naman yung mga balloon mollies na halo-halong breed na. Hindi ko na matukoy kung anong breed. Iba-iba na itsura nila. May black, may platinum, may silver, may marble. Ayan. Pakita ko sa inyo yung mga nagagandahan ko. Kahit halo-halong breed yan kasi pang-keep ko lang naman yan. Marami ako nakukursa na dahan dyan. So tara, panghuli muna tayo. Yan, papakita ko sa inyo. Yeah. So yan guys, ito yung ilan sa mga nakuha natin na balloon molly dito sa ating trapal pond. Kung titingnan nyo, akala mo wala halos molly dyan, pero marami dyan na balloon mollies. Yung iba dyan medyo long body. May mga marble pa dyan na naiwan, pero yung mga palakin, may mga wild na kulay. Ayan, tulad na isa na yan, di ko na kinuha.
Tapos ito yung iba na magaganda rin, pero halo-halo na kasing strain to eh. Kumbaga nagko-crossbreed na talaga sila. So ayan itsura nila. Wait. Ayan, may mga short body, may mga wild, tas merong mga ano yan, mga ano tawag dyan? EBM ba tawag dyan? EBBM? Electric Blue Balloon Molly yata yung tawag dyan. Kasi ito ang ganda ng pectoral nito, oh. Puting-puti yung pectoral nito, tapos glitter eye din siya, oh. Ito naman, kamukha ito nung ano, kung mapapansin nyo, kung naalala nyo yung dati kong mga crossbreeding project na wild form, tapos nung umidad, gumanda yung kulay, tsaka yung fins. Meron pa tayong isang sample dyan, ipapakita ko sa inyo mamaya. Yan, ganyan yung itsura ng mga crossbreeding project ko dati. Ganda, oh. Tapos meron din tayo ditong parang light base na EBBM. Ayan, meron ding sun-kissed, may lumitaw pa rin sun-kissed, halo-halo na yan. Pero maliit, tas yun pa. Ayan, yan yung mga balloon mollies natin na magkakasama lang natin binibreed. Napakasimple lang ng setup natin. Kumbaga sila yung kumakain ng tira-tira ng pagkain ng mga krillings natin dyan. Parang ang dating, ginawa kong grow out tub ng mga krillings to. At the same time, grow out tub din ng mga balloon mollies natin para dumami sila. And so far, maganda naman yung quality ng alaga dito, kaya hindi sila nagkakasakit at patuloy na dumadami. Next naman na balloon molly na ipapakita ko sa inyo, yung mga nandito sa breeding tub naman ng mga crayfish breeders natin. So malalaking crayfish yung mga kasama nila. And yan, nakikita nyo, punong-puno ng duckweed. Kaya, ayan, naglilitawan na sila, nagpapakita na yung iba natin mga balloon mollies. Hawi muna natin duckweed para makita yung mga nagagandahan nating balloon mollies dito. Hulihin ko na, tapos pakita ko na lang sa inyo. Ayan, oh, may mga black gold balloon molly tayo dyan. May mga, ano ba to, BKBM. Tawag ng iba, black king balloon molly ang tawag ng iba sa ganyan. Pero, ako kasi dati ko pang tawag dito is, giant black liar tail lang, kung maaalala nyo sa mga dati kong vlog na maraming naghahanap sa ganitong klase ng balloon molly ko. So yan, ito guys, nakakuha na tayo ng mga sample ng balloon mollies na nandito sa ating breeding tub ng mga crayfish. Hindi ko na masyadong kinuha lahat kasi hindi ko makita, and then nabubulabog natin yung tubig, baka ma-stress yung mga crayfish breeders natin dyan. So dito naman, kung makikita nyo, meron tayo mga black gold balloon molly na medyo hindi ganun kaganda yung jeans. I mean, maganda yung jeans, kaya lang maganda yung traits nila, kaya lang maliit yung size ng jeans nila. Mas meron tayo dito, ito kasi nahaluan na to ng BKBM, kaya medyo maitim, tapos maganda yung size niya. Medyo mahaba nga lang yung peduncle nito. Ito yung isa sa malaki. Hindi ko alam, cross na siguro to, parang ang kulay niya black gold, tapos may pagka-EBBM yung katawan. Ito ang laki nito, oh. Jumbo female na balloon molly yan, oh. Malaki, pero hindi pa ito yung pinakamalaki. Hindi lang natin nahuli yung pinakamalaki natin dyan. Meron pang mas malaki sa kanya dyan sa ating ref tub. Lumaki kasi ito kasama ng mga crayfish natin. So, hindi lang pagkain ng isla yung mga nakakain yan. Pati pagkain ng manok na ipinapakain natin sa crayfish, nakakain yan. Kaya siguro lumobo ng ganyang kalaki. So, yan. Meron din tayong mga BKBM dito na breeders. Ayan. Mga black na BKBM natin. So yeah, pararamihin natin lahat yan. And kung nagtataka kayo kung bakit pinagsasama-sama ko lang at hindi ako na tatakot na mag-crossbreed sila, okay lang naman kasi ang goal ko lang naman is pang keep. Ayan. Di ako masyado nagbebenta sa ngayon ng mga balloon molly. Kaya sa mga nagtatanong po kung nagbebenta ako, unang-una po hindi po kasi ako nakakapag-ship sa malayo ng mga isda. So yun, kaya hindi ako nagbebenta. Next, dito naman sa tab ng mga platy natin, meron akong nilagay dito na mga marble balloon mollies. Ayan, huli natin. Pakita ko sa inyo. Yung mga nandito naman, resulta na ng halo-halong, resulta na ng crossbreeding. Kaya naging batik-batik, naging marble sila. Pakita ko sa inyo yung ilan sa mga balloon molly natin dito. So, yan. Nakuha na natin yung mga marble balloon mollies, yung sabi ko sa inyo. Ayan, kung tutuusin, hindi sila ganun ka-marble na marble talaga i-consider kasi parang may cheetah pa rito, pero magkakapatid lang yan, ano. Karamihan sa kanila, liar tail, pero kaya tinawag ko ng marble kasi kulay marble naman talaga sila, batik-batik sila. Pero yung iba nga may dilaw, kaya parang ang dating cheetah or 24K, kung ano tawag nila doon, kung ano man yun. Basta kasi halo,
Basta kasi resulta to talaga ng mga halo-halong breed natin. Medyo mahaba lang talaga yung body ng iba, pero meron din namang mga short body na talagang nakaantabay maging balon kagaya nito. Ayan, ang gaganda rin niya, no? Kaya good for keeping na rin to, lalo pag lumaki pa to sa full grown size nila. Yung maging jumbo, ang ganda nila tingnan sa ating planted ref tub. Ayan. So dito sila nakalagay kasama ng mga red lati natin sa ating ref tub. Sa unang ref tub. And syempre last but not the least is yung pinakamatanda nating balon molly. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na crossbreeding project natin na hindi natuloy noon, andito pa rin siya ngayon. Naabutan pa niya yung mga angelfish nating malalaki, kasama pa siyang lumaki ng mga angelfish nating malalaki kahit ng mga goldfish natin. So hanapin ko lang. Magto 2 years old na to. Ayan si Tatang. Tatang ang tawag ko sa kanya, pinakamatandang balon molly na nandito sa Javier backyard. Ito, sobrang ganda nito. Gandang-ganda ako sa kanya. Minalas lang talaga na namatay yung mga kasama niya. Yung iba naman na ibenta. Kung bakit hindi ko na ituloy yung project, yung pag-breed ko sa kanya. Ayaw na lumitaw. Ayan siya, oh. Ayan. Pakita ko sa inyo yung ganda niya. Sobra. OEA, no? Siyempre, gawa ko yan, eh. Kaya talagang i-boost ko yan. Pakita ko niyo yung size. Ayan. Kung makikita niyo yung size, ang laki niya, oh. Kumpara sa daliri ko. Tapos yung pagiging liar tail niya, hindi lang basta-basta liar tail. Talagang mahaba yung mga dulo. Tapos yung dorsal niya. Grabe yan, lalo kapag nag-flare doon sa mga babae. Ribbon din pala siya. Ayan, kung makikita nyo. Ribbon. Lumitaw yung pagka-ribbon niya. Tapos ang ganda ng size niya. Short body. Sobrang high ng dorsal niya, oh. Hindi ko alam paano ipi-flex yung dorsal niya. Ayan, oh. Lalo kapag nag-flex yan sa mga female. Try natin maglagay ng female. Pakita ko sa inyo. And eto, ayan, sinama ko na yung female. Ayan, shinare ko na rin sa inyo kahit hindi siya balon molly. Eto, kaedad niya to, mas bata lang sa kanya ng kaunti to. Long body na pinakamalaki dito sa Javier backyard. Magto 2 years old na rin to. Kasama to dati ng mga plati. Kung maalala nyo sa mga video, baka naalala nyo siya, nakikita yan. Laki niya, no? Long body to. Pero crossbreed to ng mga balon molly and long body molly natin. Isa to sa pinaka malakas mag-breed dito sa Javier backyard. Ang laki nito, oh. Promise. Napagkakamalan nga minsan na feeders to, eh, kapag nakikita nila sa pond. Para na kasi siyang size ng mga feeder goldfish na pinapakain sa mga arowana. Ayan. So ayan, ito yung male na balloon molly. Ito yung female. O, diba? Sila yung magkaedad, tapos sila din yung madalas na nagbibreed. Kaya karamihan na makikita yung balloon molly na crossbreed dito sa kanila nang galing. Ayan, o. Nagpe-flex na siya, o. Ng dorsal niya. Kasi kasama niya yung female niya. May pagka-ribbon din yung female natin na long body. Sila talaga yung mag-partner. Ayan, oh, tingnan nyo. Ang ganda kapag nag-reflect siya ng dorsal niya. Liar tail din tong female natin, pero makikita nyo yung pagka-liar tail niya, iba. Parang kulot yung dulo. Samantalang ito is mahaba na straight yung pagka-liar tail. Ayan na, oh. Inaangasan na niya yung jowa niya. Pogi. O, diba? So, yan mga favorite kong mollies dito sa ating Javier backyard. Siyempre, before we end this video, shoutout po muna kay Sir Daniel sa Baybay. Thank you for watching po and sa suporta sa ating Javier backyard. Kay Sir John Christian Mendoza, maraming maraming salamat po. At kay Sir Choi Dibelo na pinanggalingan ng ating mga quality na PKBM. So hoping na maparami ko to, sir, para mas maganda tingnan dito sa ating Javier backyard. So that's all for today's video. Sobrang init na dito sa ating Javier backyard. And as you can see, ano, pawis na tayo, no? Kanina kasi medyo makulimlim, biglang tumirik yung araw dito sa Javier backyard at sobrang init talaga. So yun lang muna for today's video. Kung bago ka sa channel ko, huwag mong kakalimutang mag-subscribe, like and share this video, and click the bell button para sa mga susunod pa nating episode. See you on my next vlog.